daw po nang wala na nga po masakyan. Ito hanggang ngayon po naghihintay pa kami. Isang biyahe lang kasi ng bus papuntang Naga City ang nakabiyahe sa maghapon. Ayon naman sa ilang operator ng van, hanggang ngayon ay hindi sila makapasada dahil hindi pa rin nire-release ng LTFRB ang kanilang special permit. Special permit, naghihintay kami kung ilan ang bibigyan. 60% lang daw ang bibigyan ng special permit. Baka ngayong linggo, maumpisa ng kapagbiyahe. Ang mga biyahe naman ng mga bus papuntang Maynila ay hindi pa rin makapasada dahil hanggang ngayon ay kinukumpleto pa rin nila ang mga requirements para sa application ng special permit na ibibigay sa kanila ng LTFRB. Samantala, mahigpit naman ang ginawang pagbabantay ng mga otoridad sa mga terminal para huwag malabag ang mga health and safety protocols. Ipinagbawal din ang pakikipagkwentuhan, pagkain at pakikipag-usap gamit ang cellphone sa loob ng mga pampublikong sasakyan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Mula rito sa Camarines Norte, Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita. Matatagalan pa bago matapos ang ginagawang flyover sa General Alijo Bypass Road sa Bulacan. Ang nagpapabagal sa proyekto ang kakulangan umano ng pondo mula sa gobyerno. Si Nestor Torres, humahataw. Hataw Balita. Wala pang kasiguraduhan ang Department of Public Works and Highway kung kailan nila matatapos ang flyover intersection sa General Alejo National Bypass Road sa Bulacan. Paliwanag ni Engineer Henry Alcantara, Bulacan DPWH First District Engineer, natenga ang proyekto matapos suspindihin ang implementasyon nito dahil sa mga utility obstruction at kawalan ng budget mula sa gobyerno. March 2020 sana ang target na matapos ang dalawang lanes, subalit extended na ito sa March 2022. Four lanes naman po talaga ang plano namin dyan. So basically, because of the release of funds, two lanes lang muna tayo. So dahil nga, unahin muna natin matapos, basically, two lanes, tig-isang lane muna yung southbound and northbound. Pero pagka natapos po natin yan, magiging dalawa na. Malaking tulong naman ang flyover sa bypass road sa mga motoristang bumabiyahe pa Maynila at Panorte, Angat at Bustos, Bulacan. May iwasan na rin ang madalas na aksidente at traffic congestion sa lugar. Madalas nga dito may aksidente. Kung hindi motor, yung truck, nagkakasagan nun. Kita-kita na dito. Hanggang hindi gawa yan, talagang maraming ma-aksidente rito. Malaking ginhawa po yun talaga. Ito lang po talaga yung mabilis na daanan. Puro doble ingat na lang po sir. Siyempre may mga nag-aalala din po sa aming mga anak sa bahay. Dagdag pa ng DPWH, wala namang dapat ipag-alala sa flyover. Lalo't yari ito sa steel trusses o bakal. Basically, yung iwas aksidente because most of the heavy loaded trucks dumadaan ng Pilar del Bypass Road while the General Leo Santos, aside from the truck, yung mga maliliit na sasakyan ay tumatawid din. Nasa 40 to 50% na ang natatapos sa two lanes ng flyover. May taas itong 9 na metro at may habang 50 metro. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hataw Balita. Magtatayo ng mga ASF safe zone ang pamahalaang panlalawigan ng Leyte upang makapagpatuloy sa pag-aalaga ng baboy ang probinsya sa kabila ng banta ng ASF virus. Si Cyrix Remanes, humahataw. Hataw Balita. Plano ni Leyte Governor Leopoldo Dominico Pitilia na magtayo ng mga ASF safe zones sa buong probinsya ng Leyte. Ito ay upang makapagpatuloy sa pag-aalaga ng baboy ang probinsya sa kabila ng kumakalat na African swine fever na nasa 7 munisipalidad na ang naapektuhan. Ito ay ang mga bayan ng Abuyog, Javier, La Paz, Dulag, Tanawan, MacArthur at Palo sa Leyte na tinatayang nasa 1,600 na ang napatay ng mga baboy simula pa noong Enero. Ayon kay Governor Pitilia, itatayo ang mga naturang safe zones sa lugar kung saan malayo sa tao upang maiwasan ang pagkakahawa ng baboy sa naturang virus na maaaring maging carrier din ng tao.
So ang ginawa namin, hindi backyard, kundi sa isang barangay, by barangay, communal siya sa isang barangay. So may sariling bahay ang mga baboy, separate lang sa bahay ng mga tao. Tiniyak din ng gobernador na hindi mga tira-tirang pagkain ang mga ipapakain dito, kundi mga manufactured na mga feeds ng baboy. Sinabi rin ni Pitilia na hihigpitan nila ang biosecurity sa naturang safe zones at isasailalim sa training ang mga mag-aalaga sa baboy upang maiwasang makapasok ang naturang ASF virus. Only authorized people are allowed in entry. Pag ang mga authorized na tao, halimbawa yung naglilinis, yung nagpapakain sa baboy, dapat naka-face mask yun. Tapos merong foot bath. Tapos may mga iba pang disinfection na ginagawa bago siya makapasok. Sa mahigit 100 communal sites na nilagyan ng mga warning signs at pinagbawalan ang transportasyon ng baboy ay walang naapektuhan ng nasabing virus. Ginoo an amon ginsasarigan pagpangalagad hatawo an amon giniimportantehan. Gikan dinhi Haabuyog Leyte, Cyrex Remanes, humahataw. Hataw balita. Napatay sa isang engkwentro sa Cotabato ang isang leader umano ng New People's Army o NPA, si Fegayapa Humahataw. Hataw balita. Patay ang isang mataas na opisyal ng New People's Army at isa pang miyembro nito, habang isa naman ang nakatakas sa nangyaring engkwentro kontra 72nd Infantry Battalion at Cotabato Police sa Sitio Marinangao, Barangay Saraya, President Rojas, North Cotabato kahapon. Kinilala ang mga nasawi na sina Buenaventura Dawal, isang high-ranking official ng Southern Mindanao Regional Party Committee at isang alias Alambo. Kinilala naman ang nakatakas na si Patrick Nabong na nagsisilbing political instructor ng grupo. Ayon sa AFP Wasmencom, paparating pa lamang ang mga otoridad sa bahay na kinaroroonan ng mga suspect upang isilbi ang warrant of arrest dahil sa kasong murder, nang bigla na silang pinaputukan ng mga ito. Nagkaroon ng palitan ng putok hanggang sa mapatay ang mga suspect. Nakuha sa encounter site ang isang Alesco M16 rifle, carbine rifle, Narinco caliber 45 pistol, dalawang IED at iba pang personal na gamit at mga dokumento. Sa ngayon ay patuloy ang pagtugis ng mga otoridad laban sa nakatakas at sa natitira pang mga komunista sa lugar. Dios es nuestro fundamento, damos importancia al servicio público. Desde aquí en la provincia de Zamboanga del Norte, Fegayapa Humahataw! Hataw Balita! Pinaigting pa ng Armed Forces of the Philippines ang pagtugi sa Abu Sayyaf Group. Ito'y matapos na mabuwag ang 3 kuta na pinagtataguan ng mga ito sa Sulu. Si Bal Villaflor humahataw. Hataw balita. Buo ang tiwala ng Armed Forces of the Philippines na tuluyan ang babagsak ang puwersa ng Abu Sayyaf Group sa Sulu. Ito'y matapos na mabuwag ng tropa ng militar ang 1 kuta na kanilang pinagtaguan sa Barangay Danag, Patikul. Ayon sa AFP Wasmincom, nagsagawa ng combat operation ng 2nd Special Forces Battalion nang matunton ang nasabing kampo. Nakuha sa lugar ang mga personal na gamit ng mga terorista, cellphones at mga duyan. Noong Huwebes ay 2 kampo din ng ASG ang natagpuan ng militar sa nasabing barangay. Samantala, pagkatapos na magbalik loob ang 17 miyembro ng ASG, noong Enero nitong taon ay 4 na panibagong terorista pa ang kusang sumuko sa 6th Special Forces Battalion sa Sulu. Kinilalang mga ito na sina Almudar Muhajiri, Titong Karnan, Pahad Abda at Lino Muhalin. Isinuko ng mga ito ang isang M1 Garand Rifle, M16A Rifle at FNGU caliber 7.62. Noong 2020 ay umabot na sa halos 100 terorista ang sumuko sa AFP sa lalawigan. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang mas pinaigting na hot pursuit operation laban sa kulang 70 ASG na natitirang nag-ooperate na pinangungunahan ni ASG leader Radulan Sahiron sa Sulu. Val Villaflor, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, servisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hataw balita. Nagsasagawa ngayon ng 5 araw na healthcare activities na pinamagatang one time big time ang PNP Regional Health Service 3 sa lahat ng PNP personnel sa Nueva Ecija. Si Danny Munar humahataw. Hataw balita.
Sumailalim sa maswabing ang nasa 600 at 50 PNP personnel sa Nueva Ecija kahapon matapos silang mag-fill up ng case investigation form. Bahagi ito ng one-time big-time activities ng PNP Regional Health Service 3 na isinasagawa quarterly. Nakapaloob sa 5 araw na aktibidad ang pagdaraos ng seminar sa mga pulis na may medical-related courses hinggil sa tactical casualty care at basic life support, ang pagtatayo ng station health unit kada police station at ang Oplan Tokhang Kalusugan Enhanced Monitoring Police Overall Wellness, kung saan 278 pulis na mayroong high blood, diabetes at fatty liver ang nabigyan ng gamot na kanilang magagamit sa loob ng 3 buwan. Napakalaking tulong po ito sa ating kapulisan kasi po ang pagmukha po dito sa maswabing, kung sila po yung maswab natin at marilis po ang result, malalaman natin kung sino po ang positive, madadala po natin sa quarantine facility, hindi na po sila makapag-spread ng virus. Magtatagal ang nasabing aktibidad hanggang sa araw ng Biyernes kung saan target ng Regional Health Service 3 na maisailalim sa maswabing at medical consultation ang nasa 2,600 pulis sa Nueva Ecija, samantalang 15,000 PNP personnel naman sa buong Region 3. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Nueva Ecija, Danny Munar, humahataw! Hataw Balita! Daan-daang mga balyena at dolphins ang namataan sa Sarangani Bay nitong mga nakalipas na araw. Si James Pugoy, humahataw. Hataw Balita! Daan-daang mga balyena at dolphins ang nakita sa Sarangani Bay ng Department of Environment and Natural Resources Region 12 at ang mga kasama nito sa isinagawang marine mammal monitoring sa protektadong seascape mula February 2 hanggang 5. Ayon kay Joy Olugwin, Protected Area Superintendent ng Sarangani Bay Protected Seascape, posibleng naghahanap ng makakain ang mga ito at inaalagaan ang maliliit nilang mga anak. Batay sa report na mula sa DNR 12 Protected Area Management Office, nasa 30 short pin pilot whale ang namataan sa lugar, 8 rhesus dolphins, 100 spinner dolphins at hanggang 200 prancers dolphins ang namataan sa bahagi ng coastal waters ng Malapatan at Glan, Sarangani Province. Dagdag pa ni Olugwin, isinasagawa nila ang marine mammal monitoring buwan-buwan upang masiguro ang striktong proteksyon at konserbasyon ng SBPS. Ginoo ang among gisaligan, pagpangalagad sa katauhan ang gitaga ang bili. Gika diri sa General Santos City, James Pugoy, humahataw. Hataw Balita. Nakatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan ang mga nasalanta ng bagyong Ulysses sa lalawigan ng Rizal nitong nakaraang taon. Nangako naman ng tulong sa Senator Bongo sa lokal na pamahalaan ng Rodriguez Rizal para sa laban contra COVID-19. Si JP Nunez, humahataw. Hataw Balita. Iba't ibang ayuda ang maaaring tanggapin ng mga residenteng nasalanta ng bagyong Ulysses sa Rodriguez Rizal ayon kay Senator Bongo sa kanyang pagbisita kanina. Kabilang dito ang medical assistance mula sa Malasakit Center, livelihood program mula sa DTI, balik probinsya program at pagkakaloob ng ayuda sa mga farmer mula sa Department of Agriculture. Kaya po kami nandito ngayon para po makapagbigay ng konting tulong, pagkain, mga face mask, face shield, vitamins, at meron po pinaraffol na mga items para sa mga estudyante po. At not only that, no, alam nating hirap ang lahat ngayon, meron pa tayong pandemya, meron pa tayong pagbaha, talagang tinamaan rin po ang Montalban at itong Rizal. 2,000 mga individual ang pagkakalooban ng tulong batay sa kanilang pangangailangan. Ilan sa mga residente ang naisanang makahingi ng ayuda upang makapagtayo ng maliit na negosyo upang makabangon mula sa pananalasa ng bagyong Ulysses. Kami po, gusto ko po sana magka-request na magkaroon ng bigasan para kasi nga po binaha kami yung kabuhayan, ganun ba? Napapasalamat kami at kahit na malayo yung lugar ay napuntahan po niya. Samantala, makikipag-ugnayan naman si Senator Bongo sa LGU ng Rodriguez upang maayudahan ito ng pondo sa pagbili ng bakuna kontra COVID-19. Ang Rodriguez ang pinaka-apektadong bayan sa Rizal na tinamaan ng hagupit ng bagyong Ulysses at nagdeklara noon ng state of calamity kung saan ang kanilang pondo ay nagamit para rito. Kakausapin ko po si Mayor at saka si Governor. So kung ano po may tutulong namin kay Mayor Hernandez ay ready po kami tumulong at maging tulay ninyo kay Pangulong Duterte.
JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pagkain, trivia, inaabangan, kultura, at iba pang makikita. Patikim Probinsya! Para sa mga mahihilig mag-hike, ihanda ng gamit at simula ng trekking adventure sa Osbeña Peak na kilala bilang highest peak ng Cebu. Naritong patikim ni Gladys Tuwapi. Cebu dahil sa taglay nitong nagagandahang beaches at mga tanawin. Pero bukod dyan, kilala rin ang probinsya dahil sa mga matataas na bundok na may breathtaking views na perfect naman para sa mga trekkers at hikers. Kabilang narito ang Osmeña Peak na isa sa top destinations ng Dalaget, Cebu. Sinasabing ito ang highest peak sa Cebu na may taas na higit 1,000 meters above sea level. Perfect ito para sa mga hikers, trekkers at mga individual na naghahanap ng adventure. Masisilayan rito ang kaakit-akit na pagsikat ng araw at ang nakaka-relax na lunti ang tanawin. Para sa mga naghahanap ng adventure at nais mapuntahan ang Osmeña Peak, maghanda lamang ng 50 pesos bilang environmental fee. Sa ilalim ng new normal, hanggang 500 tao lang ang pinapayagang makapasok dito. Bawat bisita ay isa-isang tinitingnan ang body temperature at pinapa-fill up ng form sakaling mangangailangan ng contact tracing. At para masiguro na ligtas ang mga turista at nasusunod ang protocols, may nakadesignate at trained guide. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gladys Tuwabi, humahataw! Wala ang kasama kong si Amigo Sherwin. Ano nangyari sa iyo? Bumagsak yung internet connection. At syempre, bago natin papapasukin ang ating kasama sa abroad na si Noel, James at Amiel, ay babatiin ko lang ng happy 28th birthday sa aking pong best friend for 8 years na si Primrose Buscas na nasa Talisay City, Negros Occidental. Sana samahan ka ng Panginoon at pati na ang iyong sambahayan. At nandiyan na ba ang aking kasama sa abroad, sina Noel, James at Amiel? Magandang umaga sa inyo. Hello. Hello, hello. May marinig. Ayan, hello Lala. Inaayos lang po natin at meron tayong technical lang po. At wala kaming marinig. Naririnig ko kayo ng maayos sa Noel. Magandang araw po sa inyo dyan sa Pilipinas, Lalain. At ayusin lang po natin. Sandali. Ay, kung naririnig nyo po ako, ay kamusta po kayo dyan? Dito naman sa amin sa Amerika ay maganda naman ang takbo ng panahon. Kakatapos lang namin ng snow dito. Pero marami pa rin mga nagrereklamo kahit na bago na yung presidente natin dito, si President Joe Biden. Hindi naman natin mapiplease everybody kung may ka nga. Meron siya kasing ginagawa ngayon na magpapadala sana ng panibagong stimulus check para sa mga tao, pero marami ang nagrereklamo, lalo na yung mga katunggali nila na kailangan ng bigyan. Maraming nagrereklamo na bakit kailangan bigyan ng pera ng lahat ng tao. Stop giving free money, di ba? Kasi parang nag-aaksaya, ang bigyan lang daw natin ng wika nila ay yung mga walang trabaho lang. So yun lang naman ang mga nirereklamo nila. Ewan ko lang kila Boss Amiel kung anong situation nila diyan sa Taiwan. Lalain and Amigo, dito sa Taiwan simula bukas ay magkakaroon ng mahabang holiday dahil sa Lunar New Year. Kaya nagpapatupad ang Taiwan ng mga bagong restrictions, lalo na sa mga maglalakbay patungo sa kanilang mga probinsya at uuwi sa kanilang mga syudad para nga sa Lunar Holiday. Kaya ito ay para maiwasan din naman yung pagkalat o local transmission ng COVID-19. Noel?
Oo, at akala ko naman, Amiel, kaya holiday dyan dahil ano, Sabbath anniversary mo. Kaya babati na rin ako, ah. Happy Sabbath anniversary sa'yo. Dito sa amin, sa lugar namin, Amigo at Lalaine, James at Amiel, ay unti-unti na rin magluluwag ng restrictions dito. At magsisimula yan sa susunod na linggo. At pinag-uusapan pa nga dahil ito rin Toronto kasi isa sa mga hotspots. Baka mag-extend pa for another 2 weeks. Pero hopeful naman tayo na soon magiging mas maluwag na rin yung magiging mga restrictions dito. So meaning nagkakaroon ng improvement yung ginawa nilang state of emergency, yung lockdown at yung stay at home order no, na ipinatutupad dito sa lugar namin. Ayun, balik sa iyo dyan, Amigo. Oh, happy Sabbath anniversary, ah, Amiel. At happy birthday na rin sa tito ko, kay Tito Eddie Kulubong at kay Tita Donna Astiliana Kulubong. Maligayang kaarawan po sa inyo. Naway patuloy po kayong ingatan po ng Panginoon, maging ng inyong mga mahal sa buhay. Ayan, Lalaine, ikaw. Nakabati na ako, Amigo, at nangyari sa iyong internet connection dyan, bumagsak. Yan ang problema natin sa Pilipinas, eh. Lalo na pagka gabi ay bagsak talagang internet connection, Amigo. Paminsan-minsan medyo na-chechempohan po tayo. Oy, yung patikim natin kanina, naalala ko si Johnny, siya nang hilig diyan eh, yung mga maglakad-lakad, yung mga bundok-bundok, hiking siyempre. O kaya malamang gusto niyang puntahan yung Osmeña Peak na yan. Baka yung ating mga kasama sa UNW, meron kayong gusto pang batiin dyan. Oh. Bago pala tayo magpatuloy, kasi nabanggit mo Sabbath anniversary ni Boss Amiel. Ngayon ba eksakto, Amiel? Kasi Sabbath anniversary ko rin ngayon, February 9. February 9 celebrants tayo, Boss ano eh. Oh, Amiel, happy Sabbath. Pala tayo, 2001 ka rin ba? 2001? Yeah, 2001. Kaya 20th anniversary natin. Hello. Akir tayo sa likod. Salamat sa iyo. Yan, di kita maabot eh. Yan. Sa kabila, yan. Ayun, Kuya Sherwin, Kuya Amigo, Sabbath anniversary namin, kaya masaya kami ngayon. Eksakto kami nga naglilingkod, kaya ganun. Happy Sabbath anniversary sa inyo. Pero baka pwede tayo magpatikim dyan. Ha? Ano na ba ang update sa mga sinasagawang pagbabakuna dyan sa inyong mga lugar, Noel? Yes, dito sa amin, Amigo, tuloy-tuloy yung ano, yung ginagawang pagbabakuna dito at umabot na rin sa mahigit na rin 1 million. At bagamat sa iba't ibang mga lugar din, Amigo, kanina meron sa binabasa natin ano, isa sa mga patikim natin ano, dahil isa sa mga balita natin maya-maya lamang ay diyan sa may bahagi ng Japan, merong hatid sa atin na umaatikabong balita dahil meron daw long-lasting after effects itong COVID-19 lalo na sa mga kabataan. Kaya hindi lang siguro sa Japan yan, maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya abangan natin yung umaatikabong balita na yan, Amigo. Noel, alam mo ba doon sa may mga nakaranas ng COVID-19 o na nagkaroon ng COVID-19 na after na magkaroon sila ng ganitong sakit, nakakaranas sila ng pagkalagas ng buhok, meron din namang mga nanghihina ang katawan, may mga ilang report na naging bedridden. Kaya ngayon nga yung kaugnay na balita na binabagit ni Noel, sa iba-ibang mga bansa, sa Amerika, meron din mga ganong report na may mga long-lasting na mga epekto itong COVID-19. Kaya ito ay pinag-aaralan pa rin ng mga eksperto dahil wala pa rin namang lunas nga itong mga nasabing sakit na ito. Diyan ba, James? O, tama yung sinabi mo dito sa banda ng Arizona, sa yung Pfizer-BioNTech, nagkaroon sila ng incident na recently, I think the other day lang, na nung pagkabakuna ay after a few hours namatay yung ano eh, yung matanda eh. Pero niro-roll out as of now, bagamat iniimbestigahan pa nila, ay niro-roll out pa rin nila. Pero tingnan natin kung ano mangyayari sa resulta ng kanilang pag-iimbestiga tungkol dyan, Amigo. At abangan pa namin ang inyong mga umaatigabong na balita para sa araw na ito. Maraming salamat, Noel, James at Amiel, at sa ating mga correspondent mula sa iba't ibang panig ng bansa. Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel.
Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. At yan po ang kabuuan ng mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ikasyam sa buwan ng Pebrero 2021. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula sa Luzon, Visayas at Mindanao, ako si Lalaine Moreno. Ako naman po ang inyong amigo Sherwin Kulubong, ang inyong nakasama, naging tagapaghatid ng mga humahataw na balita ngayong umaga. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang programang UNTV News Worldwide at lagi po sana nating tandaan sa panahon ng pandemya, Diyos ang ating pag-asa. Hanggang bukas kung loloobin po ng Panginoon. Maraming salamat po.